hello, guys. Ayan po. Ayan ang itsura ni Inday pag nasa bahay. Tingnan niyo ang itsura ko pag ako nasa bahay. Hindi na po ako nakakapag suklay. Pagising ko ng alas 6, diretso ng kubita, mag-toothbrush, mag-ilamos, kay maligo. Sa pagising ko ng alas 6, 10, eh siyempre manadalangin pa ako, magpapasalamat ako. Kaya ganito ang itsura ko hanggang sa ngayon na oras na ito. Hindi pa po ako nakapagsuklay. Tatapos ko lang po na naglinis ng CR nila kasi kakaalis po nila kanina. Kaya binilis ang kurs ang oras na po akong nagtapos sa mga iba kong gawain. Ayan, ganito po ang itsura ni Inday pag nasa bahay. Ayan, ayan po, oh, naka, ano pa, nakataas ang aking mga, ano, pantalon ko, kasi nga, ako'y gagamit ng bleach sa kubita, para pag, ano po, paglinis sa lahat, sa kubita, at saka seat. Kaya ayan, tinas ko po ang aking, ano, dahil lagi po natatalsikan ng bleach ang aking mga damit. Kaya ayan po ang aking itsura pag ako'y nasa bahay. Ganyan na ganyan kaming mga Inday na nasa bahay. Kaya ito, mga dala ko, mga armas. Ayan, siguro relate kayong lahat ng mga OFW dyan na katulad kong Inday. Kahit saan lupalot ng mundo, siyempre, hindi naman yung pinag-aralan po natin ang ating ginagamit dito bilang Inday. Kundi talagang chimiaa. Taga lahat. Ayan. Pero tsaga-tsaga lang dahil nga po para sa ating pamilya, di ba? Kahit hindi ka na nakakapag-ayos, kahit hindi mo lang supply ang buhok mo, okay lang yan. Basta importante magawa mo ang trabaho mo, utos dito, utos na naam mo. Ayan, gawin. Kaya dapat dala-dala mo ang lahat ng mga ito. Dalawa ang basahan mo, may map ka, ayun. Tapos, unahin mo munang mag-hoover. Hoover ang tawag nila sa vacuum. Kaya mag-hoover ka para makapag-map ka. Ayan. So, ganito ang mga itsura namin, mga Inday, na akala ng lahat na nakakapag-ayos ang mga Inday. Hindi po. Siguro yung mga iba dyan, na mga Inday, nakakapag-ayos sila ng kanilang mga itsura. Nakakapag-punitil. Yung mga iba nga, ginaganon-ganon na nga lang eh. Ganun-ganun lang ang buhok. Buti na lang si Inday ay pinagupit ng kanyang buhok. Kasi nung mahaba ng aking buhok, kailangan ko talagang itaas din ang aking buhok. Lalo na pag ako'y magluluto sa kusina. Yan, kailangan nakataas ang buhok para walang mahulog. Kaya mayroong ilalagay dyan na net pag magluluto para hindi daw yung buhok ay mahulog sa iyong niluluto. Pero, ayan nga, pinagupit na nga Inday ang kanyang buhok. Kaya ayan, ayan ang mga itsura namin. Akala ninyo magaganda ang mga Inday pag nasa bahay. Hindi po, hindi na po kami nakakapagsuklay. Hindi na nga rin po kami nakakapag, ano, sa init ng araw. Ayan, minsan nagpapalit ng damit. Siyempre, kasi siyempre mainit. So, ganitong summer, dalawang beses o tatlong beses din nagpapalit si Inday ng kanyang damit. Pero ayan, dahil nga kaalis lang nila, imbis na ako'y mag-live, ito na lang ang gagawin ko, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga guys dyan, na ipapakita ko nga yung itsura ni Inday pag nasa bahay. Na hindi po kami nakakapag-makeup, nakakapag-lipstick. Basta kung ano lang yung itsura namin, napag-gising mo, nakapag-hilamot ka, yun na lang po. At pagkatapos naman ng trabaho ni Inday sa gabi, doon lamang ulit siya makakapag-hilamos. Doon lamang din siya makakapag-toothbrush. Dahil hindi naman kada kain may mag-toothbrush po si Inday. Kaya yan po. Kaya kita-kita nyo kung anong mga ginagawa ni Inday. Ayan. Punas dito, punas doon. Tawag dito, tawag doon.
Ayan, at least ngayon, mabilis sila. Kaya please, hintay na makapag video sa kanyang sarili para ipakita ko anong itsura ni Inday. Ayan po. Ayan, makikita nyo, punas dito, punas doon ang ginagawa ng isang Inday. Ayan, itong gamit ko ngayon ay nilagyan ko ito ng Dettol. Lahat ng sulok ng bahay, dahil nga sa may virus, gamit namin Dettol o bleach. Kaya, ayan. Pero hindi na po ako gumamit ng aking gloves dahil ginamit ko na doon sa CR. Kaya tinanggal ko na ang aking gloves. Kaya, ayan, walang gloves. Ayan, pag kanina, ano, protektahan ko doon sa CR dahil marami kong ano, nilagay ng mga bleach sa CR para, ano daw, mawala ang virus doon o matanggal ang mga ano doon, mapatay. Kaya dito naman ang ginamit ko para naman hindi ano, kasi mga ano na ng kamay ni Inday, yung mga ano na, sa bleach at saka sa dito, na nalalanghap, masakit sa bato. Ay, masakit sa bato. Masakit sa ilong at masakit din sa likod pag naamoy mo, talagang nakadirik ka sa bleach. Saka sa dito. Ayan. Ayan, punasan ko kasi kanina hindi ko ito napunasan dahil nag-istisirad dito. Kaalis lang nila kanina alam. Nagmamadali pa. Ayan. Hindi na ako nakikita sa camera. Ayan po ang itsura ng Inday pag nasa bahay. Ha? Wala yung lipstick, walang makeup, walang eyebrow, wala lahat. Basta kung pagising mo ng umaga, mag-toothbrush ka, maghilamos o maligo ka na. Ayan, tapos maghanda ka na ng almusal nila. Dahil Sabado, nauuna pa si Bossing na nagising sa akin kanina. Ayan. Pero inayan ko lang si Bossing ko na nandito sa sopa. Nakaupo. Tapos kanina, tapos nanonood ng TV. Gumagamit ng kanyang cellphone. Inayaan ko lang. Dahil nga syempre, tumakbo ako ng CR, Casillas. Ayan. Laboratory or whatever na tawag dyan. Basta, ayan. Ayan talaga ang buhay ng Inday. Ayan, tingnan nyo ulit kung paano rin ang itsura ni Inday pag labas niya ng bahay pag Linggo. Ayan, see you guys! Hello guys! Ayan na si Inday. Paghali din ni Inday. Ayan, diba? Hindi makapag ano si Inday pag hindi siya nakasuot ng maganda rin. Ayan, tingnan nyo. Ayan, ang difference, diba? Susuot si Inday ng maganda para sa kanyang holiday. Ayan, maglilipstick. Ayan, mag-eyebrow, mag-makeup. Pero hindi ako nakapag-makeup kasi hindi ko alam kung nasaan. Ayan, saka kaano, mga iba naglalagay pa ng ano nila, cutics nila, diba? Pero si Inday, hindi ako naglalagay noon. Ayan, basta simple lang si Inday, basta gumanda ng konti, okay na yun sa kanya. Isa kaya isa pa, the best na hindi makalabas si Inday, pag wala siyang perfume, wala akong pabango, hindi ako makakalabas ng bahay. Ayan, relate kayo siguro guys, dahil ganyan din kayo, ano, tulad ko. Saka, tinitingnan ko lagi kung ano yung kailangan kong bag na gagamitin. Ayan, dahil ganun talaga si Inday, pag tayo aalis na ng bahay, kailangan maging maayos din tayo. Diba? No, magkakaiba. Pero yung mga iba, kahit nasa bahay, may mga aritos na, diba? Pero si Inday, wala. So, yan ang difference ng iba't ibang mga Inday na nagtatrabaho bilang chimiaa, kunyang, dito sa Hong Kong. Ayan.
kahit saan lupalop ng mundo, maraming mga inday. Kaya relate na relate din kayo tulad ko. Basta ito talaga, hindi mawawala sa akin ng pabango. Ayan, kahit saan ako naroon, maging nasa bahay ako sa Pilipinas, kahit sa gabi, meron pa rin akong pabango. Ayan, ganyan ang inday. Diba? Ayan, so simple lang si inday. Ayan, challenge sa mga inday na nakaka-relate din dyan. At tulad ko, pag-holiday namin tuwing Linggo, mas magaganda. Diba? Maganda ang ginagawa sa kanilang sarili. Pag hindi sila nakapag-ayos sa bahay ng mga amo, sa labas sila nag-mimikap, sa labas sila nag-ayos, kung ano-ano mga nilalagay na correlated sa buhok, sa kanilang mukha, sa kanilang mga damit, hindi sila nagsusuot ng mga bestida sa loob, kaya yung mga short, dahil bawal, may mga amo na bawal kang magsuot ng ganon, pag na ano ka, sa bahay, kaya yun, nagbabaon sila. Tama ba, guys? Ayan, nagbabaon sila para magpalit sila ng kanilang mga damit. Pero si Inday, nakakapagsuot ako kung ano man yung gusto ko dito, pag lumabas ako, ayun, nakikita ako ng amo ko, at nagsasabi ako na sa kanila na ng babay, alis na po ako, makikita nila. Kung nagluto naman ako, may baon ako, makikita rin nila. Kasi libre naman po ako na magluto pag gusto ko magbaon sa labas. Ayan. Ganyan ang pagkakaiba ni Inday sa bahay at sa kanyang holiday. Ayan. Challenge accepted, mga guys, di ba? Nakaka-relate din kayo sa mga ginagawa ni Inday. Dahil yun talaga, hindi natin talaga may iwasan na magpaganda rin pag tayo lalabas ng bahay pag holiday natin. Siyempre, makikihagabilo tayo sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kumari, ganon, mga punta tayo ng simbahan, church. Pero ako, nagbabaon ako ng damit ko rin, na ano, yung ano namin sa church namin, meron din ako doon na uniform. So, ayun, baon ko rin yun. Hindi ko na yun sinusot dito. Sinusot ko na yun pag nandun na ako sa simbahan. Pero sa ngayon, sa virus nga, hindi tayo makapasok sa simbahan. Kaya, ayun, hindi ako nakapag-duty. Dahil nga, distancing pa rin. Ayan. So, sa lahat ng mga inday dyan, hi-hi-hi naman sa inyo dyan. Ayan, kaway-kaway-kaway naman. Ha? Mga magagandang mga inday, pag-holiday. Ayan, sa lupalot ng mundo. Ayan, hi-hi-hi-hi sa inyong lahat. Ayan, ganyan tayo mga inday. Kailangan din natin maging postura pag tayo lalabas ng bahay. Hindi lang inday sa loob ng bahay ng mga amo, kundi kahit sa labas. Maging ano naman tayo, comfortable tayo sa ating mga sinuot, sa ating mga sarili. Para hindi naman tayo nakapahiya o ano sa mga kaibigan din natin, di ba? Ayan po, ayan, lahat, lahat, nare-relate ninyo lahat. Kaya lahat kayo, magko-comment dito sa ginawa ni Inday na pag suot ng bahay, pag andito sa loob ng bahay ni Amo, asimple lang. Pag nasa labas ng bahay, ayun yung mga iba, mas lalong magarbo pa. Ayan, naka-hires pa yan. Pag, ano naman, pag winter naman, naka-boots naman yan. Yung mga boots nila, tapos naka-short, kahit winter time, ay mga iba ganyan, naka-shorts, naka-boots ng mahaba. Ay yung mga iba naman kahit winter, ay naka-sleeveless pa rin. So, kanya-kanya talaga ang mga, ano, ng mga inday, diba? So, ayan, nakaka-relate kayong lahat sa sinasabi ni Inday, dahil nangyayari din po yan sa inyo, ginagawa rin ninyo sa inyong mga sarili. Ayan, dahil hindi tayo naman, ano, kahit tayo inday, kaya kailangan maging presentable din tayo, di ba? Kaya siyempre kakausapin tayo sa Pilipinas, natawag din tayo sa Pilipinas, dahil minsan hindi tayo nakakatawag pag tayo nasa loob ng bahay ni Amo. Ayan, pag holiday, doon nakakatawag si Inday sa Pilipinas. Ayan, kaya relate na relate ba kayo, guys? Ha?
sa inyong mga ano rin, dahil ito talagang in reality nangyayari yung mga ibang mga hikaw nila, mga lalaki. Ayan, sa dati si Inday nung hindi pa ako hindi pa ako Christian, ayun, may mga lalaki din akong mga hikaw. Ayan, siyempre may ano rin ako, pero minsan hindi ko nilalagay, minsan naman nilalagay ko. Ayan, kanya-kanya talaga na diskarte, kanya-kanya talaga na kung paano pagandahin ang itsura ni Inday, kanya-kanya talaga na ano, kung paano papatok sa mga ano, sa mga tao, diba, yung itsura mo pag nasa labas ka. Kaya yun ang bagay lang natin, simply is most beautiful nga sabi nila. Iwan ko lang, bahala na kayo. Bahala na kayo kung ano ninyo. Kaya kayo nang bahalang mag-decide. Kayo naman bahalang nakakakita, sa mga taong nakikita ninyo. Ayan. Kaya thank you pag nakita niyo ito, kung anong difference ni Inday pag nasa bahay lang, at kung ano ang itsura ni Inday pag siya lalabas, pag holiday niya. Ayan. So, thank you guys for watching. Thank you. Don't forget to subscribe all my videos. Be with me. Sana maraming makarelate, maraming mag-comment, maraming mag-views dito sa ginawa ko ito. It's a big challenge for you guys. Tingnan din ninyo yung mga itsura pag kayo ay nasa bahay na hindi nyo holiday, paano mga itsura ninyo, kung kayo ba nakakapag-supply na tulad ni Inday, o kaya ay nakakapag palit agad-agad ng yung damit pag basa na, di ba? So ayan talaga, napakaano natin sa ating mga sarili. Basta tandaan, lagi tayong mag-ingat sa ating katawan para maging healthy tayo, maging maganda. Maging maganda. na si Inday. Kaya, thank you for watching. Thank you for subscribing. And I love you guys. What is the difference? Which is the difference? look at yourself. Kung ano man yung reactions, please comment. And thank you so much for you. I love you all. Without you, hindi ako magano sa aking YT channel ko. Kaya kailangan ko ng support nyo, kailangan ko ang views nyo, kailangan ko ang inyong tulong. Have big on me, please. Thank you so much. And God bless everyone. Bye! See you again!